This is Radio Republic. Sa amin siya yung pinaka-importanting bagay. Sa first gig namin, in Route 196, merong isang kaibigan kami na, well, doon lang namin siya first time na meet. Tapos, hindi niya, second na ba yan? Nagdala siya ng video cam niya, tapos, parang, hindi namin expect na, akala ko namin pinipicturean lang. Yung pala, binibideo niya kami. Tapos, kinalat niya. Nagtanong na siya kung pwede ko ba siya i-upload sa YouTube, sa Facebook. Ganun. So, mamaya, yung feedback, grabe, hindi na namin alam na, ganun na pala kami napapanood ng mga tao. So, mamaya, ang dami na pumupunta sa gig, hindi namin kilala. So, ang laking bagay sobra. As in, nagpapasalamat kami dun sa special mention kay Bell. Malaking bagay siya kasi like for us na wala pang record label, it's our only means of exposing ourselves kahit anong banda ngayon eh. And for Autotelic, yun talaga yung means eh. May video, may images doon. Actually, kung they can actually get in touch with us individually rin kung may mga tanong sila. So, ganun siya ka-importante for us. You can contact us by Facebook. Sa Facebook. Oh, nakapost naman din yung number ni Neil. Si Neil yung... Si Enzo. Tsaka si Enzo. Sa Facebook, pwede sila mag-message sa amin. Meron kaming Facebook page. Kung gusto nyo, Instagram, picturean nyo yung nyo. Message nyo. Tag nyo kami. Tapos sa rin, meron din tayo. Tapos yung reply natin, tag Twitter. Twitter. Autotelic Music. Yes. Yun. Lagi naman kami sumasagot sa mga messages. Tsaka pakalat-kalat lang kami. So, parang sa mga Facebook, sa text lang. Kung text may depende, pero pwede din. Sa mga gigs, approachable kami, sobra. Lalo kung may hawak ang iced tea, tapos or beer, for in the joke. De, pero yun, sobrang approachable kami, so please approach us. Ang hirap. Tunog desperate ka nila. How to get in touch? Ay, tatouch ka. Pero isa siguro sa gusto namin na yung goals namin, yung pag marinig kami hindi lang dito sa bansa. Sabihin natin global, Indonesia o global na Tagalog yung kinakanta natin na kahit na hindi nila maintindihan, 'di ba? Kasi technically, 'di ba, parang tayo nga nakikinig tayo ng K-pop, hindi naman natin naintindihan. Why not sila makinig ng mga J-rock, J-pop, 'di ba? Sarap, ang sarap lang kahit hindi natin maintindihan. So parang sana ganun din yung madala namin. Parang balik talit, tapos makarinig ka ng kano, Mr. Yamsel. Actually, not only for our band, sana ganun din yung isipin ng ibang bands to think globally. Mahirap maging niche-based dito sa Pilipinas kasi yung crowd natin, isa lang. Kaya yun yung nangyayari. And OPM is actually progressing. Ang ganda nun nangyayari. Despite the fact na sinasabi nilang OPM is dying. It's not dying. Actually, hindi lang tayo nagre-rediscover ng new artists. Not only for Autotelic, please listen to other independent bands as well and support them by going to their gigs. Hindi yung, andyan naman yung YouTube, pakinggan nyo. Huwag sa YouTube kasi marinig nyo masyado yung sabit. So, manood kayo sa live kasi, diba? So, it's more of that goal, sana, with the word sana umabot na global yung tunog ng Autotelic. Sana ganun din tayong mag-conceptualize. Let's build up for other bands as well. Tsaka mas mag-support kayo sa mga local productions. Exactly. Mas masarap makinig ng bandang live. Sa online social media. Kasi hindi nyo naramdaman yung kabog ng bass, yung lagkit ng katabi nyo. yung mga ganon. So mas masaya. Ha? Yung amoy nung... Oo, yung amoy nung nasa likuran mo. Yung mic, yung amoy nung mic, the best. Hindi, hindi, pero promise. Manood kayo ng live gigs kasi mas masaya. Kasi di ba mga kantanga nun pag sumasayo ka tapos nasa YouTube ka. Ay, sorry. Di ba, parang... Support. Diba? Excited kami lahat ngayon, 2013. Kung ano yung mga dadating. Go lang kami ng go eh. Yun lang sa amin. Wala naman na tanggi-tanggi. Go lang.